Hello guys, gawa tayo ng ano, ng probiotic para sa mga alaga natin. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. Meron tayong tatlong bawang, dahon ng oregano, tsaka lemongrass. Tapos pag gagamitan natin ng ano, pang-mimix natin, tapos 1/4 na sugar, tapos kutsilyo or na pwedeng pang-chop, tapos hand mixer. Kung walang hand mixer, pwedeng ano, i-chop ng pinong-pino. Tapos meron tayong 7 liters na container dito. Yan, 7 liters na container na paglalagyan natin. Bali, ang gagawin natin ngayon is i-chop natin yung ano, yung lemongrass, tsaka ididikdik natin yung bawang. Bali, i-chop lang yung ano, yung lemongrass para hindi mahirapan yung hand mixer. Bali, ganito yung ano, ginawa natin. Chinap natin yung lemongrass, tapos pinaghiwalay-hiwalay natin yung bawang. Tapos i-ano natin, titignan natin kung kakayan ng hand mixer. So, ayan guys, na-chop na natin lahat yung mga ingredients na ano, na, ano natin. Tapos, ang gagawin natin is lalagyan natin ng 3 liters of water. Ayan guys, nalagyan na natin ng ano, 3 liters ng ano na tubig. Ngayon i-add natin yung ano, yung sugar. Lagay mo na. So, maglalagay na tayo ng ano, ng 1/4 na ano na brown sugar. So, ayun guys, i-hand blender na natin. No!
guys, nakagawa tayo ng siguro or more or less 4 liters ng probiotics. Ngayon ang gagawin natin is experiment natin siya ng 3 days, 3 to 5 days para gamitin sa mga livestock natin. Ngayon kasi sa panahon ngayon, sobrang init tas biglang uulan. Prone yung mga livestock natin or farm animals natin sa respiratory disease. So, mas okay yung meron silang probiotics or immune enhancer para maiwasan natin yung ganong mga problema sa mga animals natin. So, yun lang guys. Muli, ako si Maginoo magsasaka. Bumabati sa inyo na magandang buhay. Bye!